Ang topic natin ngayon ay planning. Ano ito at bakit ito mahalaga? Lahat tayo ay may pangarap. Gawin natin itong konkreto. Tawagin natin ang mga pangarap natin bilang mga goals. Mga bagay na gusto nating marating at makamtan. Iba't iba tayo ng pangarap. We have different goals. We have different dreams. Merong mga nangangarap na magkaroon ng mga material na bagay katulad ng kotse, bahay, alahas, at pera. Marami sa atin ang naghahangad na yumaman at hindi po masama yon. Basta ba ang panggagalingan ng yaman natin ay hindi sa masamang paraan. Meron din naman sa atin na ang gusto ay makatapos ang pag-aaral, makapag-masters hanggang PhD, at magtagumpay sa anumang larangan na kanilang pipiliin. Meron sa ating mga artistahin o magaling sa isang particular na sports. Ang gusto nila ay maging sikat, maging artista, o kaya ay doon sa mga halimbawa magaling mag-basketball ay mapasok sa PBA. Yun po ang kanilang goal. Meron din namang simple lang ang gustong gawin sa buhay. Ang magkaroon ng malusog na pangangatawan at tahimik na isipan. On top of all the things that we wish to accomplish in life, ang pinakadulo po ay yung goal na gusto nating maging masaya. Ano man na nakaset nating mga goals, maganda po yan. Kasi ang taong walang goal ay parang taong naglalakad na hindi alam kung saan siya pupunta. Kaya kung tatanungin ko po kayo ngayon, meron po ba kayong goals? Sana po ay meron dahil napakahirap pong maglakad nang hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ngayon, kung may mga pangarap ka, identified mo ang iyong mga goals, then that's good for you. Pero ang susunod na tanong ay, ano ba ang ginagawa mo para matupad ang iyong mga pangarap, para masungkit mo ang iyong mga goals? Dahil kung wala kang ginagawa para makamit o matupad ang mga ito, ay pagpatawad mo kung sasabihin kong nananaginip ka ng gising. Walang mangyayari sa iyong mga pangarap, hindi matutupad ang mga ito kung wala kang gagawin. Kaya sa episode na ito ay pag-uusapan natin kung ano na ba ang susunod mong dapat gawin matapos mong ma-identify ang iyong mga goals. Kasi baka ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga pangarap mo ay nananatiling pangarap lang dahil walang nakapagsabi sa iyo o walang nakapagturo o hindi mo alam kung ano ang susunod na step. Ganito po, magbigay tayo ng isang halimbawa. Let us say that your goal is to be physically healthy. Gusto mong magkaroon ng malusog na pangangatawan. Siyempre, alam po natin na pag pinag-usapan ng health ay bukod sa physical, ay meron pang ibang aspeto. Ang mental at ang emotional. Pero sa halimbawang ito, ay magfo-focus lang muna tayo sa physical aspect of well-being. Balik tayo sa pagiging physically healthy. So kung yun ang iyong goal, anong susunod mong dapat gawin? Katulad ba ni Juan Tamad na nang gusto niyang kainin ang isang hinog na bayabas, sa hilip na ito ay kanyang pitasin, ay nahiga siya sa tapat nito at hinintay na kusang malaglag sa kanyang bibig ang hinog na bayabas. At sangayon sa kwento, nakatulog ang mama sa paghihintay na malaglag sa kanyang bibig ang hinog na bayabas.
At nang siya'y gumising, wala na ang hinog na bayabas. Kinain ng isang ibon. Ang hinog na bayabas, ang iyong mga pangarap o mga goals, ay hindi mo makakamit kung hindi ka kikilos. Ayon po kay Antoine de Saint-Exupéry, author ng The Little Prince, a goal without a plan is just a wish. May I say it once more? A goal without a plan is just a wish. Malinaw po kung ano ang dapat mong gawin matapos kang mag-set ng goals. Dapat ikaw ay magplano. You need to have a plan. Sabi nga ni Allen Lake Inn, failing to plan is planning to fail. Ito naman ang version ni Benjamin Franklin. By failing to prepare, you are preparing to fail. Kung wala kang plano, ay huwag mong asahang ikaw ay magtatagumpay. Kung hindi ka kikilos, ang pangarap mo, ang iyong mga goals, ay mananatiling pangarap lang. Alam natin kung ano ang ibig sabihin ng plano. I-review po natin. Mula sa Cambridge Online Dictionary, a plan is a set of decisions about how to do something in the future. Palitan natin iyong word na decision, gawin nating actions. Sabihin natin na ang plan isang set of actions na dapat mong gawin para ma-achieve mo ang iyong mga goals. Tandaan mo na ang isang building o kahit isang simpleng bahay ay hindi maitatayo kung walang karapatang plano. Ihamping natin ang goals o mga pangarap mo sa isang building o bahay. Hindi mo ito maitatayo kung wala kang plano. Tandaan mo na ang anumang goals na isa-set mo ay dapat may karampatang set of actions na dapat mong gawin para makamit mo ang iyong mga goals. So, kung ang goal mo is to have a healthy body, ano ang mga set of specific actions na dapat mong gawin? Una, exercise regularly. Pangalawa, eat healthy foods. Pangatlo, get enough rest and sleep. Napaka-basic, di po ba? Sample lang po ang listahang iyan ng mga set of actions that you should implement when your goal is to have a healthy body. Iyan po ay isang pagpapaliwanag lang na kung may goal ka, dapat ay may kalakip itong listahan ng mga bagay na dapat mong gawin. A goal should be accompanied by a set of specific actions directed towards the achievement of that goal. At tandaan po natin, ang pagpaplano ay hindi lamang po para sa ating mga goals. Kahit po ang ating pang-araw-araw na buhay ay dapat nating pinaplano. Dapat po ay kung pwede, isulat natin kung ano ang mga katakdang gawin natin sa isang araw. At wag po tayong matutulog sa isang gabi na hindi po natin alam kung ano ang gagawin natin kinabukasan. Kung pwede nga po, hindi lamang po kinabukasan, kundi kahit sa buong isang linggo, buong isang buwan, buong isang taon, ay may plano tayo. Alam natin kung ano ang dapat nating gawin. At syempre, sa lahat ng mga gagawin natin sa araw-araw ay kasama ang mga bagay na dapat nating gawin para sa mga goals natin. So, ano po? Panahon na para magplano. Come on! Identify your goals and then lay down your plans. Get a piece of paper and then write them down.
Don't waste your time. Hanggang dito na lang po muna. At sana po ay huwag natin iasa kahit kanino ang ating pag-angat sa buhay. Magsariling sikap po tayo. Magsikhay. Manalig po tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa ating sarili. Sabi nga po nila, nasa Diyos ang awa, pero nasa atin ang gawa. Salamat po sa panonood. See you next time. And you should remember this. You've got to be the best version of yourself. You have to attain your full potential. May God bless you and your family.